mo na tinuod, yung tuod. Tapos, tatlong anak na nag-edad 21 pababa. So, for example, single ka, pwede yung kapatid mo or yung bugto mo, or kung single mom ka, pwede yung anak mo, tsaka parents. Kung ano ka naman, kanan, waray ka na anak na 21 pababa, ako na lang pwede giha. Para, ano natin yung package ni member sa 380. Kasi lima dapat yung ma-insured mo. So, ito po yung mga benefits natin, no? So, una, instant abuloy. Yung instant abuloy po, ito yung pinakauna namin ibibigay sa inyo kung may mangyari, simba ko lang, mamatay si member sa sakit or mamatay siya sa disgrasya. So, ang mabibigay po, for example, si principal is yung member. No? 5,000 po sa member, 2,500 sa asawa, tagwa 1,000 naman sa mga anak. No? Instant, but pasabot, instant, pag text or mo text si member, ma'am, sir, namatay ang asawa ni Maria or namatay si Maria. So, automatic po, pupuntahan namin yung barangay kung saan si ate na belong na grupo. I-check namin or i-validate namin kung tuod ba talaga namatay. Tapos, i-text namin sa insurance. Pagka buwas, pwede na ninyo makuha yung instant abuloy. No? Kasi instant siya. Pangalawa, death benefits. Yung death benefits naman, ito yung tinatawag natin na natural death. No? Namatay ng dahil sa sakit. No? So, kahit anong klaseng sakit, COVID or heart attack. So, yung makiklaim po ni member, 25,000. Kung si member, 10,000 naman sa asawa, tagpa 5,000 naman sa mga anak, apo, ang makaklaim. Tapos, sa death benefits naman, may tinatawag po tayo na contestability period. So, yung contestability period po, hindi muna natin ito magagamit, no? 6 months. Six months muna hindi natin magagamit. So, for example, member ka na ngayon, nagpa-insured ka ngayon. Pagsunod buwan, namatay yung asawa mo nang dahil sa heart attack. So, makovered siya sa death benefits. Dahil bago ka pa lang, dahil naka-contestability yung insurance mo, yung death benefits mo, yung makukuha lang po ni member is yung instant abuloy. Ang death benefits, after 6 months pa yan, pwede nating magamit. Hindi pa siya agad-agad epektibo. No? Ang dahilan po na may nilagay si insurance, si Pioneer sa death benefits, kasi po, may mga tao po, or may mga member po tayo na parang tawagan po naman, inaabuso yung insurance. No, alam na nila na malapit na ma-deads yung asawa nila, bumibili sila ng maraming insurance. Kasi hanggang 4 po na insurance ang pwede nating mabili. So noon, before hindi lang 4 yung pwede mabili. Kahit magkano yung gusto ng member na bibili na insurance, pwede siya makabili. So sa ngayon, 4 lang. Kaya naka-contestability period si death benefits. Tapos yung pangatlo, accidental death and permanent disability. So, namatay na dahil sa aksidente or hindi siya namatay pero nagiging permanente na siya na disabled na hindi na siya makapagtrabaho. So example, yung mga asawa na disgrasya, naputol yung buong kamay, yung dalawa. So paano siya makapaghanap buhay, di ba? Hindi na siya makapaghanap buhay. So mabibilang siya sa permanent disability. So yung makiklaim po natin, 25,000 sa member, 25,000 sa asawa, tapos tagpa 5,000 naman sa mga anak. So, i-klaro ko lang yung accidental death ha. Kasi ito yung pinaka-problema sa insurance. Kasi yung member, ang alam lang nila is insured sila. Pero hindi nila alam kung ano yung tawag nito, kung ano yung policy ng insurance. So, example na lang. Yung mga asawa or mismo yung member or anak nag-drive ng motor. Walang lisensya, walang helmet, or nakainom. So may linabag siya na batas trapiko. Automatic po, hindi po yan i-grant ni Pioneer. No? So kung
nalagay doon sa cause of death mo is ay sa police report mo na na disgrasya ka dahil nakainom, automatic hindi yan i-grant ni pioneer. Ha? So yan po yung tatandaan niyo. Isa pang example ng accidental death. So example, yung mga asawa niyo is mananggiti. Alam niyo yan? Ano yung mananggiti? Mga pilot. Sanggot o paragtoba. So, di ba pag, di ba, ano yan, mahirap din yan na trabaho kay akit kaya sa puno. So, may nangyari din dun sa branch namin sa Baybay. Yung asawa niya, mananggiti or pilot. Tapos, nahulog. No, pag tayo nakakita, automatic, namatay siya, di ba? Pag tayo maka-judge sa nangyari, automatic, isipin talaga natin, aksidente. Pero, yung nakalagay po sa, ano, sa document niya or sa death certificate niya, ang cause of death is due to cardiac arrest, so mahuhulog siya sa death benefits. Hindi siya mahuhulog sa accidental death. Kasi magdidepende po si pioneer kung ano yung findings or kung ano yung nakalagay doon sa documents na binigay ni member. Ha? So, yan po yung sa accidental death at permanent disability. Pang-apat naman, may tinatawag tayo na accidental medical reimbursement. So, na-accidente lang, pero may mga gastos sa galos, no? Sample, nakagat ng ayam or na-disgrasya sa motor, no? Nabangga. So, 2.5 po maximum na yan, no? Maximum na gamot sa sugat. 500 sa mga asawa tsaka sa mga anak. So, siguraduhin po na yung nakalagay po or yung ibinigay po na resita tsaka resibo is gamot para sa sugat. Hindi gamot para sa puso. Ha? Kasi minsan may mga member, no? Kaya akala nila, no? Medical reimbursement, pero hindi nila binasa yung accident. So, nagpapasa agad sa amin. Kasi na may ano daw sila, maintenance. So, hindi pwede, no? Mga lusartan, na hindi yan pwede. Sa accident, medical reimbursement lang tayo pwede, no? So, for example, nakagat ka ng ayam, so, automatic, di ba, mas mahal yung gastos ng pa-inject. So, pwede tayo maka-claim. Magbigay lang kayo ng medical certificate. Tapos, kung sa barangay lang ninyo ka nakagat, so magbibigay ka lang ng, tawag ito, incident report. Bakit ka nakagat? Baka may nakagat mo sa ayaw mo. So, ganun. Tapos, yung resita tsaka resibo ng binili mong gamot. Siguraduhin lang na tama yung gamot na binigay mo or resibo. Tapos, daily confinement benefits. Maximum po siya 30 days, good for 1 year. So, ang gamit nito pag na-hospital si member. So, 200 per day sa member, 100 per day sa asawa, tapos sa mga anak, wala. Ha? So, ang pwede lang maka-claim is yung asawa tsaka yung member. So, 200 per day, maximum 30 days. So, example, na-confine si asawa mo ng 2 months. So, equivalent na yan ng 60 days or 62 days. Tapos, ang mabibigyan lang sa'yo yung 30 days lang. The rest na 30 days, hindi na mabibigay. Ha? Kasi hanggang maximum 30 days lang tayo. Ha? So, yung bibigyan lang ninyo is medical certificate, billing statement, tapos copy ng insurance niyo. No? Paglabas niyo sa hospital, agad kayo ng medical certificate. Kasi once na kasi nakalabas na kayo, mahirapan na kayong kumuha ng medical certificate. No, pabalik-balik ko naman sa doktor. Kaya minsan wala yung doktor, di ba? So, paggawas pala, araw na agad. So, hindi man kayo, ano, kasi may ibibigay kaming kopya sa inyo. Nakalagay na dun, ito nakalagay na din sa kopya. Tapos, yung mga documents na ibibigay ninyo, nakalagay na din dun. No, so, may babasahin din kayo, no? Hindi lang tayo dito nagbabasa. May ibibigay din kami sa inyo. Tapos, yung pinakalas po natin na benefit sa insurance, ito po yung pasobra or free ni life insurance. Di ba tinawag natin ito is life insurance. Pero may pa-free po si Pioneer para sa bahay.
Ang tawag nito, calamity aid assistance. So, paano ba natin ito magagamit? Ang calamity aid assistance is 2,000 yung maklaim nyo, pero totally damaged yung bahay ninyo. O, paano siya magagamit? Pag mayroon tayong bagyong dumating sa lugar natin. So, example, kung ulan lang, nasira yung bahay, pero hindi man may signal number 1 tayo, so hindi kayo makaklaim. So, kung baha lang, tapos wala mang sira yung bahay nyo, or wala ding bagyong dumaan, hindi kayo makaklaim. So, buot pasabot, yung calamity aid assistance, yung ito ay para sa mga nadaanan po ng bagyo or nasiraan ng bahay. Pag totally damage, 2,000 yung maklaim mo. Pag partially po, may percent din yan, i-compute lang kung saan part ng bahay yung nasira. Tapos, hindi po kasali po yung mga extension, no? Sa insurance po, yung kabuuhan ng bahay, no? Ito yung bahay mo, pero may terrace ka pa dyan, yung terrace hindi nakasama. Yung tawag ito, yung gate mo, hindi yan kasama. Dito lang talaga sa loob ng bahay. Pwede sa CR, sa kusina. Minsan, may mga bahay po na yung kusina, yung CR na sa labas. Pag nasira yung kusina or CR sa labas, hindi na yan kasali kasi nasa labas na. Subot pasabot na sa loob lang talaga ng bahay yung yung masisira. So, ito po yung makiklaim 2,000. Yung aaruin lang namon is yung sa barangay certification. No, to certify po na sa inyo talaga yung bahay. Kasi minsan, kasi mag-araw kami ng picture, tapos ipasa niyo sa amin with certification ha, barangay. And iba kasi na member, no, especially pag may mga bagyo, tapos yung bahay nila, may isa kami member doon sa somewhere in Leyte, no, napasabay. Kasi, lahat ng member sa grupo nila nag-claim. Siya lang hindi naka-claim kasi hindi nasira yung bahay. So, yung ginawa niya, pinicturan niya yung bahay ng kapitbahay, tapos pinasa sa amin. Pagpunta namin doon, is hindi pala sa kanya. Hindi kasi namin ma-memorize yung mga bahay ng mga member namin. Kasi sa dami po ng member, makakalimutan namin yung bahay nila. So, pag-validate namin, hindi pala sa kanila. So, awid-awid lang siya. Diba? Kasi, klaro naman, hindi sa akin. Kasi yung yung rason niya, nakiklaim na lang din siya. Kasi siya lang daw yung walang claim. Kasi yung iba may claim daw. So, yun yung ginawa niya. So, dapat po, sa inyo talaga yung pinicturan niyo na bahay. So, ito po yung natin. So, kanina, di ba sinabi ko kanina, yung pwede natin i-insure is yung tuod ng asawa. So, di ba sinabi kanina sa ni sir, balik ko na ako, pwede kita magpa-insured kung live-in kayo, pero siguraduhin ninyo na pareho kayong single. Walang asawa noon, walang asawa noon. No? Kasi kung mangyari, si husband na may legal wife, tapos ikaw live-in mo siya ngayon, tapos sinali mo siya sa insurance, kahit ikaw pa yung nagbayad sa insurance, no, si legal wife yung pwedeng mag-stay. So, dapat, pareho kayong single. Okay lang sa meeting and basta pareho kayong single. So, ito po yung insurance natin.